Hey guys, welcome back to my channel. It's me, your one and only Bunso, Zach. Okay, hello. So bago tayo pumunta sa ating gagawin ngayong gabi, nagpapasalamat po ako sa mga newly subscribers to my channel. Okay, sana patuloy niyo po akong suportahan sa aking mga vlogs. Okay, so today's video, mag-unbox po tayo ng pinurchase or binili kong electric mixer. So, simulan na natin! Ito na nga guys, ito na yung nabiling mixer. Okay, so bubuksan na natin siya gamit ang ating mahiwagang gunting. Yan. So, ito pong ina-unbox natin is stand mixer. Sa mga mahilig pong mag-bake dyan, magluto, para po sa inyo ito. Okay? So, ang brand nitong stand mixer na to is Westinghouse. Yan. Ayan, buksan na natin. Okay? So, ito na nga siya guys. Nilabas ko na siya sa box. Okay? So, dahan-dahan natin siyang i-disassemble para makita natin yung mga laman nitong Westinghouse stand mixer na ito. Okay? So, sa loob ng kanyang box, meron siyang manual. Ayan, meron siyang manual na pwede nating sundan. Okay, meron dito yung mga safety precautions, yung kanyang mga body parts, and of course, kung ano ang dapat nyo gawin. Okay? So, meron itong manual na pagbabasehan nyo. So, hindi ko siya iisa-isahin guys, kasi yung iba dito walang translation. Okay? So, this is a product of, check natin guys, ayan, Consejos de Cocina, sinasabi niya dito, di ba? Sabi ko na sa inyo guys eh. Oh, may English siya, guys. So, check nyo na lang, guys, sa manual para masundan nyo siya. Okay? Yan. So, meron siyang manual. Meron rin siyang warranty card. Okay? So, itong warranty card, 1 year siya. So, kung sakaling tinotak, pwede nyo siyang gamitin at ipunta nyo sa kanyang mas malapit na customer service. Yan. Then, make sure na pag bumibili kayo ng mga ganitong mixer, dapat fully covered. Okay? Yung iba, meron siyang bubble wrap. Yung iba, styrofoam, tapos diretsong plastic na. So, tatanggalin ko na yung plastic niya. Again, dito sa plastic niya, may mga nakasulat na safety precaution. Okay? So, bahala na lang kayo magpasa nito. So, ito picture na ito sa mga mahilig magluto at magbaking. Ito. Okay? Yeah. So, next, meron siyang, ayan, cover. Okay, so ito yung gagamitin nyo para hindi magsilabasan yung mga nilalagay nyo ingredients. Like for example, yung flour. Pag binuhos mo yung flour, syempre di ba may tendency na pag bigla ang iikot na yung inyong mixer, minsan tumitilantik palabas. Ayan. So ito yung gamit niya para i-stop niya. Okay? Yan, next, ito na yung katawan niya. Ito na mismo yung katawan niya. Meron siyang bowl. Okay? Next, ito yung button. Sorry. Ay, ewan ko pa ng tawag dito. Basta ganun. Ito yung gagamitin nyo para tumaas itong kanyang head. Okay? So, i-press nyo lang siya pababa. Ayan. Pataas na siya. Next. Ayan, tingnan natin to. Ipaside ko lang siya, guys. Oops. Dumikit siya sa table. Okay. So, ito naman yung kanyang level of speed. Okay, ang pinakamataas is 6, pinakamababa is 1. So, ito yung gagamitin yung pang anong tawag dito? Button. Okay, button ang tawag ko dito. Ewan ko ba dyan? Next, ayan, meron tayong mixer bowl. Ito yung kanyang kumbaga katawan. Yung mga ibang mixer kasi guys is glass. Okay, pero mas okay sa akin kung stainless. Okay, so, ito meron siyang tatlong attachment. Ang dami ng plastic nito. Una, ito. Ito yung tinatawag nilang dough hook. Ito yung ginagamit nila pag gagawa sila ng dough, ganun. Ito yung gagamitin nyo, dough hook. Yan. Next, meron din naman tayo nitong paddle attachment. Ayan, mukha siyang hard na ewan. Okay? So, itong paddle attachment niya, plastic. Itong dough hook niya is stainless steel. And
And last one, ayan, may bubble wrap siya. Mamaya putok-putokin natin. Ito, meron siyang whisk attachment. Okay, para lang siyang balloon whisk na pinaliit, pinalobo, tapos pinatouch. Diba? Kulang na lang bulb sa loob. Ayan, pwede mo na siyang gawin now. And then, of course, yung kanyang mixer bowl. Yung mga ibang stand mixer, like for example, KitchenAid, yun mostly kasi yung kilalang stand mixer na ginagamit sa kusina, especially sa mga baking. Okay? So, ito wala siyang handle, pero yung iba meron siyang hawakan. So, ngayon naman, guys, is patry natin siya. Kailangan natin siyang itry, guys, para makita natin kung talagang gumagana. Parang yung relasyon nyo, kailangan nyo muna i-test. Kung may naliligaw sa'yo, kailangan mo muna siyang i-test. Kung talagang siya na yung pala. So again, using your tilt button, press down. Ayan, hindi pala press down. Basta i-ganun nyo lang siya, guys. Baba, and then, kahit anong attachment naman pwede natin gamitin, make sure na mailalak nyo siya dito, guys, para hindi siya titilansin. Ayan, and then, gamit ulit yung tilt button, ibaba natin siya. Huwag nyo siyang bibiglain, guys. Okay, and then, saksak natin. Using our speed button, tignan natin. Level 1! Ha! Level 2! Ha! Level 3! Pak na pak! Ayan. Siyempre, i-off na natin. So, at least, na-try natin na gumagana siya. Okay, for the price, guys, it is kulang-kulang na pupunta siya ng 8,000. Okay, though, pag nag-online shop kayo, mas mababa pa siya. Meron yung ibang brand rin na mas mababa. Okay? I am not selling or I am not marketing this product. Sinasabi ko lang is, it is a good quality. Okay? Pwedeng-pwede na siyang for home base and pwede rin siyang for small businesses. Okay, so that is our Westinghouse stand mixer. And by the way, guys, nakalimutan kong sabihin, okay? Wag natin kakalimutan na pag bumibili tayo ng mga ganitong electrical appliances or equipment, make sure na you are following the proper volts. Okay, so ito po is 220 volts. Yung mga iba kasing stand mixer may 210, 240, ganun. So, saksak lang natin siya sa tamang volts. Again, let us always follow safety precaution. Huwag nating hahawakan ang mga electrical appliances or electrical equipment na basa ang ating mga kamay. Okay? And if we don't have knowledge regarding the equipment, we can call someone who is more knowledgeable. Yun lamang ang aking unting paalala regarding sa ating mga electrical appliances or electrical equipment. Once again, this is Westinghouse Stand Mixer.